Yo, what's up sa inyo mga boss? Welcome back ulit dito sa aking channel. Grabe, sobrang tagal kung hindi napakita sa inyo no, sa mga previous na video natin. So bali, ito na nga. Ang ituturo ko sa inyo is yung mismong shake dun sa tutorial natin last week no. So bali, ang tagal na nito. So ilalagay ko na lang dito yung tutorial natin nung nakaraan no, ayan. So bali, dito naman sa tutorial natin is lalagyan na natin ng shake. So bali, ituturo ko na din to sa inyo kaysa naman wala akong maturo sa inyo no. Gawin na natin to no. So bali, ang ginamit ko nga pala ng effect dito is yung mismong ginamit ko din na effect para do sa background na shake. Bago natin simulan, kung bago ka lang dito sa aking channel, please like, comment and subscribe. Click mo na din yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga video. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta dito sa channel natin ng no, mga boss, at sa mga nag-share ng videos. Thank you sa inyo no, at syempre kay God no. So sa mga blessings niya para dito sa channel natin no. At ayun na nga, meron tayong isang blessing na dumating dito sa channel natin no. So abangan niyo yan, baka i-vlog ko yan no. So bali, ayun, start na tayo, huwag na natin ito patagalin. So ayun na nga mga boss, bali nandito na ako sa Elite Motion at ituturo ko na din to sa inyo kaysa wala akong ma-upload ngayon at wala akong maturo sa inyo ngayon no. So pasensya na talaga sa mga nagaantay ng request nila. Hindi ko magawa na request pero gagawin pa rin natin yan no, soon. So bali, start na tayo. Unang-una, gumawa lang tayo ng text. And then lemon milk yung gamitin, yung font. Lemon milk, download nyo lang siya sa the font. Pero yung akin is ito kasi hindi na ako makapag-download dito. Ay, hindi na ako makapag-import no. So ayan, Slacky regular itong pangalan ng font. So bali, lalagyan ko lang ng kunwaring lyrics no. So bali, depende sa inyo, meron akong tutorial no, panoodin nyo na lang, lalagay ko na lang sa link at lalabas din naman dyan sa taas kung gusto nyo panoodin no, yung pinakita ko sa inyo kanina sa intro. So bali, ayan, nakapagawa na ako ng text. Then pwede natin palakihin yan, depende naman sa inyo. So, ayan, kunwari gawin natin 24. Check. Tapos, 24 din dito. Check. Next natin yung gagawin is duplicate lang muna natin. Duplicate muna natin yung mismong text layer. Okay, sana masundan nyo. At sana magustuhan nyo din to kasi kung hindi natin to i-upload, no, sayang naman yung araw na hindi tayo makapag-upload. Okay. So bali, nasa baba, ang gagawin lang natin is color and fill. Tapos tanggalin natin yung kulay. And then dun ulit yung nasa baba, click nyo tong border. Then gawin nyo lang 1 yung size. 1 para swabe yung dating nya no. Tapos gawin nyo lang white yung stroke. And then on nyo lang. Then ganyan din dito, tanggalin yung kulay, tapos border on, tapos white. Ay, naging zero. Mabilis lang naman tutorial natin kasi yun lang naman tuturo ko sa inyo, yung shake. Next naman natin is dito, ipuputol-putulin natin yung mga itong layer na to, puputol-putulin natin by word. Okay. So yan, bali ganyan ang mangyayari. Then next na gagawin natin is buburahin na lang natin yung mga text na sobra kasi one by one dapat yan no. So yan, and then dito naman sa next. Dapat ganyan pa din yung gawa nyo. Kung naka-caps lock yan, dapat naka-caps lock din kasi hindi magtutugma. May ganyong kasi na point. Kapag maliit lang siya, hindi siya sasakto. So, dito lang muna yung example natin, no?
masyado. So, yan. Then, next, igalagay natin siya sa mismong ano nga ba itong tawag dito? Nakalimutan ko tawag. Ang hirap talaga mag-explain pagka yung may ginagawa ka. So, yan. I still putik ko lang siya. Si pala to. Your shadows. Shadow. Yan. Okay. So, bali next natin. Dapat ayos na yan ha. Mismong kapag nagsalita siya, doon na mismo. So, sana naiintindihan nyo naman ako no, mga boss, kasi matagal na kayo dito sa channel ko. At sa mga baguhan lang, panoodin nyo muna yung tutorial natin na pinakita ko sa inyo. No? So, bali yan. Ganyan lang din yung gagawin nyo dito. So, ayan, bali nagawa ko na. Then, kapag nagawa nyo na lahat, kung saan matatapos yan, hati-hatiin din natin yan kasi. So, hati. Tapos, dito naman sa next, hatiin nyo din. Tapos, dito sa next, hatiin nyo din. So, bali yan, ganyan lang. Para magiging duplicate layer lang siya, no? Pero, ayos na yan. Tapos, baba lang natin. So, yan, dapat pantay-pantay siya. Then, after nito, maglalagay na tayo ng effect. So, yan. Hati. Then, hati. Okay, next. Dito tayo muna sa may taas. Or yung upper niya. Dito, click niyo yung upper. Punta tayo sa effect. Add effect. Punta tayo sa color. And light, lagay nyo yung RGB. Tapos, dito naman sa RGB. Depende sa inyo. Ito, click nyo to sa center kung anong gusto nyo yung kulay. Yan, meron dito ibang kulay. No? Kunwari, itong B or blue. Punta tayo sa strength. And then, maglagay kayo ng dalawang keyframe. Sa pangalawang keyframe is 0. Tapos, dito is 0.5. Yan. Wala nang graph yan. Next naman is punta tayo sa effect ulit, add effect. Lagay natin yung oscillate. So, punta lang kayo sa move and transform. Lagay nyo yung oscillate. And then, dito sa oscillate, sa angle, kailangan natin maglagay ng dalawang keyframe. Tapos, dito sa unahan is 180 to 0. And then, yung graph niya naman is ganito lang. Gayahin niya na lang yung graph ko na gagawin. Ayan. So, copy curve lang natin. Then, back. So, punta kayo sa frequency. Ito, doon nyo lang yung frequency niya, no? Dapat 16 yan, eh. Pero, ayan lang. Ang inabot. To, doon natin. Yan. Tapos, sa magnitude naman. So, dalawang keyframe ulit. Sa magnitude. Tapos, yung dulo, 1. Then, dito sa unahan is 179. Lagay niya sa 179. Yan. Tapos, space graph. Next naman natin na gagawin is effect lang ulit. Add effect. Punta kayo dito sa move and transform pa rin. Lagay niyo yung swing. And then, dito naman sa swing, yung frequency is todo niyo lang. Agaya na sa frequency ng oscillate. Pwedeng 16 kasi bago na yung nandito eh. Tapos sa angle 1 is gawin nyo lang siyang 0. 0 tapos angle 2 from maglagay kayo ng dalawang keyframe from 45 to 0. Tapos space nyo na lang yung graph. Yan, sana nasundan nyo. Paste natin yung graph. So, yan.
Then, lagyan natin ng motion blur. So, punta kayo sa blur and then motion blur. Oh, may nag-chat, ang bebe. Wait lang, patay muna natin ang wifi. Mamaya natin replyan. So, after nyan, kakopyahin lang natin yung mga effect. So, copy effect and then lagay nyo na sa mga susunod nyo na layer. So, baliktad to, no? Yan, check nyo muna mga boss, ha? Kagaya na lang ng akin. Baliktad. Sa taas ko nalagay yung shake. Ay, ito pala yun, man. Ito pala yun. So, pepeste nyo din naman yung effect dan. Tatanggalin nyo lang yung RGB dito sa baba. So, ayan, para hindi na kayo malito. Tanggalin nyo lang yung RGB. Pero, kukopyahin nyo pa din yan. So, ayan, tanggalin nyo lang yung RGB. So, ayan, baligan nyo lang yung tutorial natin. Napakadali lang, mga boss. Sana may natutunan kayong bago. At mag-reflect po to sa pag-e-edit nyo, no? Sana umangat din kayo. Siyempre, kasama nyo ako dan. Mga tayong lahat. So, ayan, kung may naisip pa kayong shake, pwede nyo naman gawin dito. Depende pa rin sa inyo yan, mga boss. So, ayan, bali hanggang dito lang yung tutorial natin muna. At pasensya na kung maikli lang yung video natin. Quick tutorial lang to para meron lang tayong ma-upload ngayon. At para, syempre, may turo ko sa inyo, no? Mahirap naman kasi yung wala ko ituro sa inyo. Kasi yung iba, nag-aantay sa akin. Yung pala, wala akong upload. So, ayun, bali, eto na yung ginawa ko para meron kayong gawin, no? So, ayun lang, maraming salamat sa mga sumusuporta at sa mga suportang tunay natin dyan, no? Yung mga nandito para matuto. Maraming salamat sa inyo, mga boss. Keep it up and God bless sa inyo. Paghandaan nyo yung bagyong parating, no? Huwag na tayo lambas ng bahay. Mag-ingat palagi kayo. At lagi nyo lang tatandaan na hindi ka angat sa buhay kung hindi mo pagsisikapang mausay. Maraming salamat and peace out! Yun, so bali, sa susunod na video na tayo mag-shoutout, mga boss. Kulang na kulang lang talaga yung oras natin. Promise yan, sa susunod na video, mag-shoutout tayo. Maraming salamat sa inyo. Hanggang dito lang to.